Welcome to my vlog! Back to Sana! Back to the Challenge! Season 3! Back to Sana! The Donzi Challenge! Taka naman ni Kuya Pekto. Sabi niya dito kami mag-meet up sa may malapit sa gym. Baka dito sa loob. Kuya Pek! Oh. Ginagawa mo! Uy, ano yan? Bike ha? Tapos may... Ano ginagawa mo? Eh, insayo ko eh. Bakit? At the same time, palo din. Bakit? Yung bisita ko ngayon. Oh. Athlete. Oh? Oo! Oh. Talaga? Lakas daw tumalon, tsaka lakas pumalo. Spiker! Oh? Oo. Aba, mukhang matindi mga guests mo ngayon ah. Matindi to. Tsaka ready ka rin ah. Siyempre, dapat handa ako. Athlete yun eh. Alang naman, siya lang matindi. Dapat matindi rin datingan ko. Siyempre, baka mapahiya ako dun. Hahamunin ko yun. Oh. Tignan ko kung kaya niya itong mga challenge ko. At siyempre, tignan natin kung ano sa panlasa ng mga athlete ang Don Silichon Manok. Hindi mo, ilang oras ka mo? Mga tatlong oras pa ba yan? Malapit na ako sa Blooming Treat. O sige, kita-kits na lang ha. Mauna na ako dyan ha. Pura ka na dun. Guys, tako, eto na nga. Papakalala ko sa inyo. Excited na ako at pinaghandaan ko to. At syempre, papatikim natin ang Don Silichon Manok. Tingnan natin kung ano masasabi ng mga athlete. Papakalala ko sa inyo ha. Ladies and gentlemen, please welcome John Vic De Guzman! Is in the house. Ano meron? Partida, nakaupo. Patayuin mo. Partida, nakaupo. Patayuin natin. Tingnan natin, patayuin natin. Oh. Maliit pala ako. No match ka. Match ka. Dito lang pala ako. No match ka. Nag-bike-bike ka pa kanina. Sige, upo na lang kayo. Ako nahihirapan sa inyo. John Vic! May pasalubong ako sa iyo. John! Don si Lichon Manok. Yan, si John Vic po. Isa po siyang athlete. Kung hindi nyo po nalalaman. Team Philippine. Philippine team. Philippine team. Philippine team. At ang laro niya po ay hockey. Hindi. Ha? Volleyball. Ah, volleyball. Akala ko hockey. Wala palang yellow dito sa atin. Don C, thank you so much, Kuya Pex, sa pagbibigyan ng Don C. Tama, hindi pa ako nag-dinner. Talaga ba? Gusto ko nga, pikman mo siya. Ngayon na. Yung mga athlete kasi, alam mo, pag nag-insayo tong mga to, matindi to. Ha? Anong oras kayo gumigising dyan, Vic, sa umaga? Kapag yung training nyo talaga, anong tawag sa training na yun? The usual training namin. Usual. Actually, hard siya eh, kung tutusin. Kasi everyday, we have to wake up by 5:30 a.m. 6 to 10 a.m. ang first workout namin and training namin. Then, pahinga kami ng tanghali, balik kami ng afternoon. So, hanggang gabi. Full body workout yun. Sa una, syempre, prayers, then stretching. After ng stretching, diretso na tayo sa court drills. May mga warm-up din na binibigay. Then, ayan na, paluan na. Matindi pala talaga. Matindi talaga. Well, pagkatapos ng training, umaga at hapon, anong oras kayo kumakain? Dapat, bago ka pumasok ng practice, at least may laman breakfast. Yung chan. Oh, breakfast. Kasi pag walang laman ng chan mo ng breakfast, may himatay ka sa practice. Then after ng training ng 6 to 10, pasok agad after 30 minutes, kailangan may recovery meal kami. Recovery. Para yung nawala sa amin na, na energy, maibalik agad. Maibalik agad. So yung hapon, yung dinner, hindi na masyado. Kain pa rin. Pero sa national athlete like us, and sa mga atleta, talagang konti lang yung kinakain namin. Na. Sugar, mga junk foods, soft drinks, bawal. Para mas mabilis yung recovery ng muscles mo. Oh, natin. So ito ang Don C, pwede. Ang Don C, pwedeng-pwede to kasi protina to eh. Ito pwede. Yung itong kailangan ng katawan natin. Chicken. Yan, syempre ang Don C. Protein, kailangan ng mga athlete. Oh, ano? Bakit? Masarap! Uy, teka lang ha. Isang kagat pa lang yan. Masarap lang. Ilalagyan ba ng sauce to? Hindi na kailangan. Parang hindi na kailangan eh. Malasang-malasan eh. Yan nga ang sabi nila ng karamihan. Tsaka, baon ng lasa niyan. Mula sa labas hanggang sa loob. Totoo ba? Kanin po, kanin. Kanin. bawal sa'yo. Bawal kanin. Pwede pero, pwede ka magkanin. Konti lang. Though, pag daily yung training, kailangan din namin magpasok ng carbs. Kasi yun yung binaburn namin eh. Tama. Kasi kung panay protein, mamamayat kami. Mauubos muscles namin.
bawas lang, pero hindi naman totally aalisin mo. Kunti-kunti lang para at least meron kang binuburn nga. Lalo na kung malapit na tournament gaya nung last Steak, SEA Games. Ganyan 12. Na, pwede na kayo kumain yan. Steak, hindi pa. Hindi pa. After siguro ng SEA Games, pero nung bago mag SEA Games, so, everyday namin kinakain, wala kaming kahit anong sweets. Kahit, bawal juice, bawal lahat. Kahit alam, kapirasong ano lang, yung pandesal, ganyan, hopya. Pandesal, pinagbawal nga sa amin doon. Yung mga dessert, bawal. Pero nakita mo naman yung naging result nung paghihirap namin at pagtitiis namin. Sacrifice. Silver, oo nga. Congratulations, Jalil na Pilipinas. Kasama si John Vic doon, kung mga marapatin po ninyo mga katektusan. Ipagmalaki natin todo ang silver na nakuha ninyo. Eh kasi tayo yung Pilipino, kahit na Bisaya o Ilocano. Parang iba yung lyric mo. Iba ba yun? Tama naman. Panalo! Panalo! Yun. So hindi niya tinatantanan yung chicken. Ginangasab niya po ang legs. Dahil ang legs niya rin po ay mahaba. Oh, tingnan mo. Haba. Tingnan mo yung legs ni John Vic. Oh, parang may bata eh. Grabe yung legs, oh. Wala, iba talaga ang leg workout nito. Yun ang matindi kasi spiker ka, di ba? Spiker to si John Vic. At kumalo niyan. Grabe ang talon nito yung pagganon. Yung vertical jump niya, kaya niyang abutin ang mga bituin. Ha? Ha? Hindi. Oo. Hindi naman. Ha? Ang taas naman. Hindi. So meron kang mga sukatan ng mga tape sa bahay nyo, naglalagay ka ng mga tape para abutin mo yun, parang gano'n. Bago mag-training sa national team. OML na! OML na! OML na! Alright. So, bago kami mag-training sa national team, yun yung sinusukat namin. Kanyari kapag conditioning workout na kami, after 3 weeks ganyan, magsusukatan na kami ng talon, ng speed, ng bilis ng laterals. So lahat sinusukat yung blockings. So yun, ina-record namin siya, then after ilang months, susubukan uli na tansyahin, i-measure kung may nagbago ba or na sustainan. Kung merong nagbago at meron nadagdagan or nagkulang. Pag nagkulang, lago talaga sa conditioning coach. Oo. So ngayon, ginagawa mo online training, di ba? Yeah, online training sa national team every day, Monday to Friday. Mm-hmm. Pero Saturday, Sunday, nag-extra kami. Nasa sa amin na yun kung gaano kasipag. Kasi syempre, ang athlete kailangan disiplinado. Oo, disiplinado ka. Napakabait nito. Itong athlete na to, kung matulog to, alas 12 ng gabi. Hindi. Maaga na tutulog to. Hindi na nga namin nakikita to pagka umapon na yung manok sa gabi. Yung umakyat na sa puno, wala na! Wala na rin si John Vic. Ibig sabihin, hapon na yun. Mga alas 6 yun. Wala na, hindi wala na si John. Pahinga na. Oo, tulog na. Tapos sa umaga naman, pag tilaok ng manok, gising na rin to. Kasi ako po yung nag-aalaga ng manok. Oo, kasi siya talagang papatukahan ng manok. Nag-aalaga pala ng manok. And speaking of manok, rate mo yung Don C 1 to 10, the highest is 10. Ah, matindi yan ah. Kung hanggang 15 nga, hanggang 15 ang rating. Oh! Napakasarap ng Don C. Hindi mo kailangan maglagay ng sauce, kanin na lang ang kulang. Kanin na lang ang kulang. Okay. Ngayon naman, ito po ang hihahamunin natin sa ating challenge. Alright, ready ka ba? Do you accept the challenge? Any challenge, let's get it on! Okay. Ready si John Vic. Okay, tingnan nyo. Ito na ang challenge. Boom! Yon! Okay, ready na. John Vic! Alright! Ito ang challenge natin. So, paano to? Wala kayong mang gagawin kundi gamitin ang iyong matinding telekinetic power. Malalaman natin kung may kapangyarihan ba ang mga athlete na katulad ni John Vic sa mga bagay na ito. We have 3 cups. Okay. Isa dyan, may lamang powder. At isa dyan, may lamang water. Bigla. At isa dyan, as in walang laman. Alright? Kailangan, pumili ka ng isa dyan. Kailangan natin malaman kung ano napili mo sa pamamagitan ng pagbuhos sa mukha mo. Kala ko ibubuhos ko lang na gano'n. Hindi, sa mukha ko pa. Sa mukha mo. Ako na magbubuhos para makita ng mga kapektusan natin. Pero kapag nakuha mo ang basyo o kaya walang laman, John Vic. Parang coaching ayaw mo start. Yun na. Ano ba yun? Okay. Bibigyan kita ng 2,000 pesos kapag nakuha mo ang basyong baso. John Vic, are you ready to choose? Isa lang, hindi pwedeng hawakan? Sige. Pwede mong amuy-amuyin? Ready ka na for 2,000 pesos? Alright, pili let's na. Get it wrong. Pili na, John Vic. Oh, inamoy, mga kaibigan. Oh, inamoy. Parang pare-parehos lang amoy niyan.
Oho? O ano? Parparehas lang ba ang kamoy? Ano? Feeling ko eto eh. Sa gitna? Sa gitna. Oh! Final answer? Final answer. Final answer. Hindi ako nagbabago eh. Hindi nagbabago. Basta may napili ako isa, yun na yun. Okay. Okay. Gitna po ang pinili. Pipikit na ako. Janik! Ready? In 3, 2, 1. Boom, boom, boom! Pala! Ang galing ko. 2,000 pesos. May nadali mo. Paano mo naman nalaman? Wala naman yun. Hindi ko alam. Pero kasi nung nag-start ng interview, nakatingin ako sa gitna. Ang galing mo. At saka ako kasi may gut feeling ako na pag yun, feeling ko yung tama yun. Hindi yun. Kakaunti yung percentage na nagkakamali. Alam mo, pinagpawisan na ako kay John Vic sa mga bagay na yun kasi natangay niya yung 2,000 mga kapektusan. Okay, di pa dyan natatapos, John Vic. Uubusin ko na, tatapusin ko na, tignan ko ang galing mo sa round na ito. Okay. Gagawin ko ng 3,000 pesos para tayo mga kapitusan. Magandang laban nito, pero isa-shuffle ko yung baso. Ah, sige. Tingin ka sa kaliwa. Tinginan, walang basuhan, at kailangan ay ma-shuffle natin ang mga basong ito kung saan man sila nararapat na pumunta. Okay, mga kaibigan, na shuffle na natin, napakabilis. So nakita nyo, mga kapiktusan, na shuffle natin. Nakakabay. Ha? Nakakabay. Kinakabahan ka. Alright, for 3,000 pesos, pili na. Yay! Gitna uli. Oh, gitna uli! Mukhang mabubuhusan ako dito, guys. Gitna ulit, guys. Tingnan lang natin kung ano ba yung nasa gitna. Oh. Medyo may karga. Hop, tingnan natin in 3. Naamoy ko. Ano, naamoy mo? Pa 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 pa. Sabi ko, naamoy ko. Ano? Ano? Anong nangyari? Ang sarap. Ano? Di kasi ano eh. Ano? Mali ang instinct mo. Mali ang instinct ko ng pangalawa. Kasi, Ang hirap eh. Hindi mo naman alam talaga kung si, di ba? Tatlong magkakaparehas ang takip. Tatlong magkakaparehas ang lalagyan. Akala ko naman meron kang tinandaan na baso dyan. Wala. Wala kang marker. Yun ang masama. Hindi ko iniisip na may kailangan ako tandaan. Okay. Hindi. Wala talaga. Mahirap malaman. Mahirap malaman talaga. So, sabi ko, stick tayo doon saan tayo nagsimula. Doon tayo. Doon sa sumablay. Doon siya nalintik ka. Pero anyway. May 2K ako. May 2K ka. Congratulations. May nakuha niyang 2K. And syempre, maraming salamat din kay John Vic at pinaunlakan tayo. Mga ilang linggo, buwan, makikita na si John Vic lalaban po ito sa Philippine team, syempre. At kailan ba ang ano niyan? Umpisa niyan? Ang bubble namin, hopefully after ng lock-in taping natin, siguro magbabubble na kami sa national team and then ang tournament namin siguro December ulit. Sa Vietnam gaganap. Uy! Yes. John Vic, pagka may pagkakataon, sama mo kami ni Bubuya. Oo naman, lahat kayo, lahat ng tropa. Kahit magahay lang ako. Oo, kahit ako yung ano lang, magdadalang lang ng tubig mo. Masarap doon, kasi paglalaban natin yung bansa natin. Iba pa rin yung pasirang. Tsaka iba yung may nag-cheer sa yung mga kababayan mo, di ba? Alright, maraming salamat, John Vic. Sorry, hindi nakuha yung 3,000. John Vic, saan ka pwedeng abangan at saan mo sila pwedeng imbitahin sa mga social media accounts mo? At John Vic De Guzman ang aking Facebook and Instagram ko, John Vic De Guzman. Same lang din yan sa Twitter. And try ko na rin buksan uli yung YouTube channel ko, John Vic De Guzman. At maraming salamat, John Vic. And ito po ang Pektusa na The Donchi Challenge. Please like, share, and subscribe. And ring the bell button. Like, ping, 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 ping. Maraming salamat, guys! Thank you! Pam, 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 pam.